Bigay naman din yung concern, yung para kayong kapatid na nakatatanda sa kanila. Paliwanag ng maayos, hindi sa pamamaraan ng parinig-parinig. O, iinisin nyo rin sila, habang totoong its, iirapan nyo. Pangit yun eh. Parang nawawala yung diwa ng pagmamahalan bilang magkakasambahay. Nasa sa isang bubong na nangungupahan ng mga kwarto-kwarto na iisa ang may-ari. Aliin yung isa kayong mag-anak, pamilya, magkakapatid na nagahari ang batas ng Diyos at maging ang batas ng tao. Okay ba? Maraming salamat po, Attorney Acosta. Dr. Camille? One of the main cause ng aggression, or yung sabihin natin, ganong katindi ng galit, yung pagbuhos ng galit, ang social environment, and that is, ang unang-unang punto doon is noise. Maaring kaya naging aggressive kayo kanina na palaban kayo is na masyado na kayong nasanay dun sa ingay na natatamo nyo every now and then sa loob ng inyong kwarto. Pangalawa is overcrowding, which also affects yung aggressiveness ng isang tao. And maaari din na kaya naging aggressive din sila is because of the fact na apektuhan na rin sila ng noise. Salamat po, Dr. Camille. Reverend Jerry. Una sa lahat, nakita natin ang sa face-to-face at nagkaintindihan tayo sa bandang wakas, kung bakit nga naman nagkaroon tayo ng ganitong bangayan sa isa't isa. So una, sabi nga ni Doktora, ang aggression ay galing sapagkat sa loob, nasasaktan ang isang tao. Ay nasasaktan sila because they feel na bilang mga ganitong klaseng uri nila na sila gay of the other third sex, no? Ay para bang minamaliit sila, discrimination. Kaya normally, talagang maging aggressive. Kaya lang, the more aggressive na you are, you also lose the more respect ng mga tao. Kaya sana naway, meron tayong pagbabago na makita na lang sana ang tunay na kabutihan na sa isa't isa na sineshare ni ninyo, may sineshare niyo rin naman sa inyong mga kapitbahay. Gustuhin natin ang pagbabago para sa tunay na kaligayahan, hindi lamang ng kayo-kayo lang, kundi kaligayahan ng kabuuan ng ating lingkungan. Maraming salamat po. Sa ating mga panauhin, matapos natin pong marinig ang magandang payong ibinigay po sa inyo ng ating trio tagapayo, hangad din po namin dito na matuldukan na ang issue na ito, ang problemang ito, at talagang maghari ang kapayapaan dun sa lugar ninyo para naman maging maganda ang samahan ninyo bilang magkapitbahay. Aling Nadine, Kim, Richard, handa ba kayong ibigay ang kapatawaran para sa isa't isa? Ganon din kay Jonah. Basta huwag na po nilang ulitin. Patawarin po namin sila. Basta huwag na nila po ulitin yung ingay. Pag-inuman sila, pero i-ano nila sa oras. Kung anong oras lang. Kim? Tatanggapin ko po. Okay po sa akin. Pero sana naman po, wag niyo na kaming i-chismis, hindi lang po ako, pati yung mga barkada ko. Kasi kahit kami bakla, may kaiyan din naman po kami. Parang feeling namin kasi, ang kapal-kapal na ng mukha namin, parang wala na kami iaharap kasi keso ganito. More on negative yung, negative side yung tinitingnan nila sa akin. Hindi wala yung kagandahan eh. Parang feeling namin, ang sama-sama namin. Kaya naman namin na ilabas yung sama ng loob namin. It's just because yung ginawa din nila sa akin, ginawa rin naman nila sa amin. At ang mahalaga dito sa amin ay yung na-realize ninyo, yung kanya-kanya ninyong mga pagkakamali, kanya-kanyang pagkukulang, na ngayon alam na ninyo pare-pareho, di mas magiging maganda na ang samahan ninyo dun sa inyong lugar. Hindi ba, Richard? Sa akin lang naman kasi, yung gusto ko, yung kanina ko pa ini-insist, kung gusto niyo po sanang irerespeto kayo, sana po matuto rin po kayo yung rumispeto sa amin bilang nakababata po, tsaka bilang mga bading, kasi kami po, sa lugar natin, alam nyo naman pong marami kami, nasisira po yung mahirap na, ang hirap-hirap na linisin yung imahe ng isang bading sa panahon ngayon. Kasi kapag naglalakad kami, andiyan makakarinig kami na baklang bato, baklang kabayo. Minsan, haharap na nga lang kami sa inyo, tatawagin nyo kami baklang kabayo. E di ipopertrate namin, papatawanin namin kayo, magmumukha kaming kabayo para ikasasayan nyo. Ginagawa namin yun, para malinis
Yung pangalang Bading, Bakla, Bayot. Yung gusto lang namin maging malinis. Yung tingin nyo sa amin. Tanggap nyo kami, tingin nyo sa amin. Ay, ayan yung mga bakla. Sige, daan na kayo. Hindi yung, ay mga bakla, ang papangit yan, ang i***. O, diba? Kayo po ate, diba? Respeto lang po talaga ang gusto namin. Handa po ba kayong ibigay, Aling Nadine, ang hinihingi nilang respeto? Opo. At bilang tanggapin nyo kung ano man po sila at maging sino sila? Opo. Richard, kaya nyo na bang patawarin din si Aling Nadine? Opo, kaya naman po. Huwag na daw kiss, peace na lang. O, sige. Aminan na po tayo, mga ka-face-to-face. Ano nga po ba ang natutunan natin sa ating issue ngayon? Huwag maging perwisyo po sa iba. May oras para sa lahat po ng bagay, maging sa kasiyahan. Hindi naman po masamang mag-enjoy kasama ang inyong mga kaibigan. Pero siguraduhin lang po sana natin na nasa tama itong lugar at oras. Yung wala po sana tayong mapeperwisyo at maapektuhan. Sabi nga ng iba, di ba, kung ayaw mong matulog, aba, magpatulog ka. So matuto po sana tayong makisama sa ating pong mga kapitbahay. Dahil gaya po ng lagi namin pinapaalala sa inyo, hindi natin po alam kung kailan natin sila kakailanganin at kung kailan natin hihingin ang kanilang tulong. Wala pong makakapagsabi kung kailan tayo magkakaroon ng emergency o aksidente. Alam po natin na sa buhay Pinoy, ang mga magkapitbahay po ang laging handang tumulong. At kung minsan po ay sila pa ang nangunguna po talaga sa pagsaklolo sa atin po sa mga oras na kailangan natin ang kanilang tulong. Tandaan po, ang mabuting pakikisama ay nagbubunga ng magandang pagkakaibigan. Ikaw, gusto mo bang walang tumulong sa'yo sa oras na kailangan mo ito? Di ba hindi? Nakakatakot. At dahil limited lamang po ang oras dito sa Face to Face, eh tsak na marami pa po sa inyo ang patuloy na pag-uusapan ng aming tampok na kwento sa araw na ito. At para sa walang tigil na tsikahan at usapan, may anligayang balita po sa atin ang Talk and Text, bagong Talk and Text Only Talk Plus, The Double Only, aba, Only Talk at Only Text, over 42 million kasama, 100 pesos lang, good for 5 days na, talagang tipid sulit dahil sa Talk and Text, tipid sulit together. Maraming salamat sa aking mahal na co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, sina B1 at B2 na marami na rin fans sa Facebook, at ang ating mahal na trio tagapayo sa mga sausawera at sausawera. At higit sa lahat po sa ating mga bisita ngayong araw na ito na nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Para naman po sa mga kapatid natin gustong i-share po sa amin ang kanilang mga hinaing issues o mga bagay na hindi po pinagkakasunduan, mag-email lamang po kayo sa amin at susubukan po natin itong bigyan ng solusyon ang lahat po ng inyong problema. At sa mga gustong maging sausawero at sausawera dito po sa aming studio, mag-email lang din po kayo at sasagutin namin po kayo para malaman nyo naman po ang detalye kung papaano. Muli, ako po ang inyong Ate Ami, lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo ito, mga kapatid. Sandali lang! Ikaw ang maha. Ano po yung maha? Mahadera. Okay. Alam mo, pagbabawal ko nang pumasok dito ng may chinelas. Sandali lang. Thank you.